Maleta update. Okay, ito na. Sige, life updates dahil medyo matagal ako wala sa Kumu. So, kahapon, yung flight back ko to Manila. Tapos, sobrang bigat kasi ng maleta ko. Kasi dala ko pa yung mga sound card and everything ko doon. So, dala ko ng mga rubber shoes kasi nag-workout ako, ganyan. Tapos, nung papunta ko, well, every time nag-travel ako, wala akong problema sa maleta kasi sobrang tingkad niya. Tapos, alam mo yun, bihira naman yung chances na may kapareho ako. Pero nung pa-uwi, may kapareho ako ng maleta. Tapos, lagi ko ito sinasabi sa airport, kahit nung kasama ko sila, Joms. Sabi ko, alam nyo guys, sorry, malas ako. Laging last yung ano, laging last dumadating yung maleta ko, kahit ako yung pinakaunang nag-check-in. Tapos, sabi ko, tapos kung may mawawala ng maleta, ang laki ng chances na ako yun, ganun. Lagi ako nagaganon kasi may pagkamalas talaga ako sa mga ganyan-ganyan. Tapos, nung nandun na ako sa airport, thank you so much for the ING gift. Nung nandun na ako sa airport, sinisipat ko yung kabilang babae, medyo malayo eh. Sabi ko, bakit ganun? Parang maleta ko yun. Parang kinukutuban na talaga ako. Tapos sabi ko, ay, feeling ko naman, ma-realize niya na hindi niya yan maleta kapag binuhat niya. Kasi sobrang bigat nung sa akin. Anyway, ang tagal, naghanap pa ako ng isa pang pink na maleta. Tapos may nakita ako from afar. Sabi ko, ah, baka yun yung maleta ko. Pero, habang hinihintay ko, kasi nasa dulo ko nung, yung abangan nung maleta. Nakatingin lang talaga ako dun sa maleta na nandun sa babae. Ang lakas talaga ng lukso ng dugo ko, babe. Maleta ko talaga yun. Tapos, nung nakuha ko na yung maleta, ang gaan yung pink na maleta. Sabi ko, ay, shoot, ah, dito sa akin. Pagtingin ko nung pangalan, ano yun, Maria Karen, B. So sabi ko, Maria Karen, what the fuck? Tapos, lumabas ako, hinap. Tinry ko siya habulin, kasi medyo kakalabas niya lang. Mga Karen talaga, kayo, may something kayo eh. Tapos, so hinabol ko siya, layo, lahat ng bay pinuntahan ko. Wala na talaga, te. So pumasok ulit ako sa loob, dala-dala ko yung maleta niya. Oo. Dadala ko yung maleta niya, tapos punta ko dun sa Sebpak na line. Tapos, ayun, nireport ko. So, buti na kuha ko agad yung number. Yung pinaka-fear ko kasi is, baka nakaalis na siya, tapos taga-probinsya pala siya. Oo. Tapos maloka siya, kasi pagbukas niya ng maleta, sound card yung nakabungat doon. Streamer ka, girl. Sound card tsaka mga panty ko, te. Oo. Nakakaloka. Tapos, ayun. So, ganito yung eksena. So, yung, hi! Nagkabalik po tayo ng maleta. Nadampot niyo po yung maleta. Kasi siya naman yung naunang dumampot. Kaya, guys, pag nasa airport kayo, check niyo naman yung tag, diba? Di sana hindi na kayo nag-check-in kung di niyo rin papansinin yung tag ng maleta. Anyway. So, dinampot yung maleta ko. Hindi niya tinitignan. Hindi niya na-realize na lamang ng 10 kilo yung binuhat niyang maleta. Ay. Anyway. So, yun. Tapos sabi niya, ha? Asan yung gamit ko? Ganyan. Andito po, hawak ko. Sabi kong ganun. Take care of my things! Channelin. Kumesa pa siyang ganun. Tapos parang ako, anong gagawin ko sa gamit mo? Char lang. Anyway. Basta ganun niya ako. Nataranta kasi siya. So, medyo nasungitan niya ako. Kasi parang, kung hindi ako tumawag, hindi niya marirealize na girl gamit ko yan, mga panty ko yan, hindi yan sa'yo. Tapos yun. So, nataranta siya ng pagtawag ko. Sabi niya, take your meetings. Teka, paano pupunta ba ako dyan? Ganyan. Sabi ko, sabi niya, asan ka? Sabi ko, nasa airport pa po ako. Sige po, punta na lang po kayo dito. Tapos sabi niya, you have to wait for me. Ganyan pa siya. Parang inutusan niya pa ako, sis. So sabi ko, ganong katagal ko? Kasi may meeting ako ng 4. Tapos kakaintay namin ng maleta ko dumating. Mga 2 something na. I mean, kakahanap ko ng pink na maleta. Tapos biglang. Kasi baka mamaya meron pa pala ibang pink na maleta. Tapos tandampot lang din ako ng maleta ng isang Karen, diba? Tapos yun. Eh wala. So nagkapalit ka talaga kami. So, malilate ako ng meeting ko ng 4. Tapos,
nung sinabi ko na gano'ng katagal ko siya hihintayin, sabi niya, I don't know, nasa-stress na rin ako. Tapos parang ako, girl, ikaw dumambot ng maleta ko, di ba? Na parang ganun. Anyway, naintindihan ko naman na, na ano lang siya, nataranta siya. Kasi parang may tumawag sa kanya, tapos biglang, girl, di mo maleta yan, ganun. So, yun. Eh, okay naman ako makipag-usap sa kanya. Oh, yes, Maria Karen, shoutout sa'yo. Tapos, yun. Ah, kasi matagal pa siya, nagbabayad daw siya sa park and ride, kaya hindi niya pa ako mapuntan at hindi niya alam gano'ng katagal. So sabi ko, sige po, ako na lang pupunta dyan. Eh buti, yung van ng... sa F1 kasi ako nag-stay. Yung van ng F1. Hi, Lai! Welcome back! So, chika lang ako dito. Oo, dinala niya ako. Ah! Thank you so much! I love you! I miss you! Thank you, Lai! So, yun. Ah! Miss you! Nasa Manila ka ba? Ayan, wait. Tutuloy ko yung kwento. So anyway, buti yung kuya ng F1, dinala ko dun sa ano, park and ride para makuha ko yung maleta. Yung sunod niya natawag, medyo mabait na siya. Sabi niya, Miss Carmela, nakaalis ka na po ba? Channelin, kineso. Ayun. Guys, this photo is shot by Magic Liwana. If you still haven't gone through EDSA Mega Mall, please pass by and say hi to our billboard. Shower out kay Honey Love, Marla Martel, and shower out to our magician. Magic ni Wana, guys. Ayaw, sinashoot na si Mia Martz back. So, tayo na. Ayan. So, sa mga hindi pa may alam, I've been sharing sa stories. Ayan kami ni Marlo. We're also featured there with DJ Luño. May pa-billboard tayo, guys. Ayan, saan laki-laki po niya ito. Dati nagtitempos. Meron na tayong billboard. Oo, ito siya. Ay, hindi pala yan. Hindi pala yan yung photo na nandun. Anyway. But thank you so much. Guys, please follow Magic Liwanag. Nagsistream yan dito. And sa mga interested sa photography at kung ano mga tech shit dyan. Sobrang galing yan mag paandar ng mga tech kineso, mga multicam. Ganyan-ganyan. Hiyang-hiya yung wala akong setup ngayon. Pero ayun. Thank you so much, of course, to Kumu for thinking of us na mailagay dyan. Kami yung first set of streamers na ma-feature dun. So, thank you, Kumu. Thank you, Sir James, Sir Roland, Sir Rexy, Sir Alex. Ayan. Misty, thank you so much. Ah! Thank you! Love you, Misty! Thank you so much! Ay, pakita natin yung ano. Pakita natin yung... Ito yung mismong nandun sa... EDSA. Mac! Arte kayo dyan. Thank you so much, bestie. Ito si Honey Love. Arte-arte yung camera-camera ganyan. Ayan. At sana naman mag-hot badge tayo. So, Team Dot Dot, if wala po kayong pag-send ng gifts, malaking bagay po yung ating pag-tap ng heart icon. And of course, yung mga nakamiss sa akin sa Kumu, this is my first Tambay stream in a while. And this is my first stream for March. So sana ma-manifest natin ang magandang bounce back. Especially because volleyball season is coming up. I'll be covering the games also. I'll be doing the game again. Thank you, Magic! Ayan. So we're gonna have volley Tambays this week. Ay, guys, next week natin mag-volley tambay kasi huwag kayong magtampo. Kasi meron akong win-workout na something big for the volleyball fans. So, meron akong malaking project sa Kumu for volleyball. Para sa inyo yun, guys. In vain! Thank you so much! Super exciting itong project na to. It's a big project, guys. So, hanggang Saturday. Hanggang Saturday, super busy ko. Because of that, that's for the volleyball community. So, kung hindi ako mag-volley tambay this week, huwag kayo magtampo. Puro tambay stream siguro. Ganito, QLS and stuff. Ayan. Uy, Bestie Magic, if you're still here, thank you so much sa pagtambay and sa pag-send ng gifts. Grabe. So, huwag kayo magtatampo if hindi ako mag-volley tambay this week. Pero pag bumawi ako, guys, nakita niyo naman yung bahay ko nung January, di ba? Halos every week. May volley tambay tayo. Thank you so much for pulang kabayo. Thank you so much. Ayan. So, kailangan ko, ilang kayo dito? 827 viewers.
kailangan natin ng sobrang daming prayer warriors kasi, guys, hindi na kayo lalabas ng Kumu kapag ka naging successful yung project natin na yun. Who loves volleyball? Press one. Who loves volleyball? And who wants to see volleyball here on Kumu? Press one. Press one. If you want to see more volleyball, if you want to see the Philippine volleyball on Kumu. Ayan. Anyone can support a team that is winning. It takes no courage. But to stand behind a team, to defend a team when it is down and really needs you, that takes a lot of courage. Thank you guys for supporting our Women's National Volleyball Team Philippines. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more updates of this channel. Keep safe and God bless you always.